guys! It's been a while. Nakasanay sa'yo nitong vlog talaga. And medyo naiilang ako. I just want to announce na itatry namin as a family to upload more videos, family vlogs. Kasi marami rin nagre-request ng mga ganon. But don't worry kasi may pagka-informative pa rin yung ating mga vlogs. At gagawa pa rin ako ng gagawa ng mga home decor, DIY, paglilinis at kung ano-ano pang related bilang nanay. I just want to start this chapter to show you the new member of our family. That is Mojo! I want to share with you yung magiging journey namin sa pag-aalaga. Especially the first week ng pag-aalaga namin kay Mojo. Kasi wala talaga kaming idea, hindi talaga kami ganun maalam sa pag-aalaga ng aso. Kaya gusto kong share sa inyo para rin sa mga bagong mga magiging fur parents kung ano yung mga pagdadaanan namin. So just keep on watching and don't forget to like and subscribe. Simula na kami mag-potty train. Binilahan ko siya na itong ayan, potty trainer na yan. Tapos nag-iwan ako dyan ng basahan na pinampunas ko sa wiwi niya. Tapos makita niyo ang dami niyang toys. Oh. Yan siya. Si Mojo. Hi Mojo. Ito, ano to eh? Tag dito. Tumpa to sa mga rabbits namin. Tapos, eto nga pala, bumili kami ng diaper nito kasi last time parang nilabas namin siya kasi for check-up. Tapos ito, galing pa to kay Coffee and Milky namin dati. Wait a second. So, eto yung diaper na binili namin. Eto, kay Coffee and Milky, ito ginawa to ni Ate Carla. Rochelle niya. Tapos ito, dito niya kinakainan. Binibigay ko lang to sa kanyang laruan kasi gusto niya yung pinaglalaruan. Tapos itong mga to, mga gamit pa dati ni Coffee Milky yan. Yan sila. Tapos, ito, toy niya yan. Yan. Si Tantan. Tapos ito, dahil lang papati train tayo, nakita ko to sa TikTok na wait lang po, anak. I like it. Okay. Bioline puppy training, sabi kapag in-spray nyo daw to doon sa puppy trainer ay magwiwiwi siya doon at pupo. Nakapag-spray na ako kanina pero hindi pa rin siya nag-work so hindi ko alam. Bigyan ko muna siguro ng 1 week. Tapos ito normal na cotton
may tag dito, baby wipes. Para pag nagbubo siya, pupunasa ko yung pet niya. Ayan siya. Papahinga. Pagkatapos lang kasi niyang maglaro sa labas. I mean, dito sa sala. Nagtakbo-takbo sila nila o Tantan at nila MM. So, ayun. Nakailang beses na ako naglampasa sa sahig dahil sa mga accidents niya. Nag-uwi-wi siya sa ibang places dito. Look guys, I made my own cartoons. Okay, go back to the video. So, nakailang beses na akong nagpunas-punas sa sahig dahil nga minsan kung saan-saan siya nag-uwi-wi. But I'm still not giving up na ipati-train siya. Pupurin siya sa labas. Yung mga tahol-tahol niya lang. Sobrang iniiwasan ko kasi minsan, di ba, nag-work from home si Daddy. Tapos ang ingay niya. So, dun ako na, yun yung isang challenge namin. Inaaral ko pa kasi nga, ilang days pa lang kami magkasama. Sana yun, mas matuto na ako kung paano siya talaga i-tame kapag kailangan i-tame. Ganun. So, ayan. Majo! Nilagay ko siya sa eco bag. Kasi pupunta kami sa clinic. Mag-i-bike lang ako eh. Meron naman siya toy dyan, tsaka mahangina naman siya dyan. Okay, let's go, Mojo. Ooh, mahulog ka naman. Mojo, let's go. Let's go na. Yan siya. Oh, katatalon na. Tayo sa kanyang eco bag. Gusto lumabas. Hey, sos. So, dahil makulit siya kanina sa e-bike, magpapacheck up na kami na nakakar. Diba, Mojo? Magpapagupit ng face niya tsaka nails. It's okay, Mojo. It's okay. How could she hear us? Good job, Mojo. Konti na lang, Mojo. Yung nails niya na. Look at Mojo's eyes. It's so cute. No. No, don't. Hello. Mojo. Taba. Mojo! Mojo! Hello guys. Grabing pagod ko. Antok pa ako. Hello guys! Yun. Bali, hindi na ako masyado nakapag-vlog kanina nung for vaccination na siya kasi medyo nanginginig at kinakabahan ako. Hindi siya na-vaccine kasi na may sipon pa rin siya. Medyo nakakaba lang yung nangyari kasi nung nandun na kami sa vaccination area, nakita yung sipon niya. Tapos sabi medyo madami daw yung sipon niya. Tapos yung eyes niya din madami masyadong discharge. Tanong ng mga history kung meron bang yung pinaguhaan ba namin. May mga parvo ba, mga distemper. Eh alam ko yun yung mga malalang sakit sa dogs. Kaya sobrang kinakabahan ako nung kinakausap nila ako. So, hindi pa siya din napaliguan. Na-trim lang yung hairs niya sa mukha. Tsaka yung nails niya. Tapos yun, binigyan siya ng antibiotic para doon sa kanyang sipon. So, sana mag-okay na siya. Babalik kami in 7 days para ma-check ng doctor yung kanyang status. Yun. So, sana mag-okay na siya. Sana gumaling na siya. Kasi para hindi na rin ako nag-worry masyado kay Mojo. So, ayun lang. Naantok na rin talaga ako. Kaya
tutulog na ako. I-update ko na lang kayo sa mga iba pang mangyayari, okay?